Isa pong maganda at mapagpalang hapon sa bawat isa sa ating lahat. Muli ang aming katanungan ay kamusta na po ang bawat isa sa ating lahat. Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Mabilis ang pagbago ng panahon at mabilis na rin ang araw. Parang kailan lang nasa March tayo, pero ngayon ay September na. Sabi nga na nabasa ko sa news, 6 months in lockdown na tayo noong September 15. Pero, bagamat nagbago ang ikot ng ating mundo, nagbago ang ating pamumuhay, nagbago ang mga restriction na dapat at kailangan natin gawin, iisa lamang at nananatiling iisa pa rin ang Diyos na ating sinasamba. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Diyos na kayang magpagaling noon pa man, ngayon at bukas. At higit sa lahat, tayong lahat ay naririto upang purihin, pasalamatan at dakilain ang ating Diyos dahil alam natin na ang ating Diyos ay nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman sama-sama po tayo muli sa ating online Sunday service. At sa ating pong pagpupugi at pagpapasalamat sa ating Diyos, tayo po muna'y manalangin. Aming Ama na aming pupuri, sinasamba, dinadakila, ang tunay nga ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, bukas at magkakailanman. Muli, nagpapasalamat kami dahil meron kaming buhay na nanggagaling sa inyo. Nagpapasalamat kami dahil meron kaming lakas, meron kaming kinabubuhay o hanap buhay at meron kaming pag-asa na galing sa inyo. Sa aming pong pagpupuri, sa aming pagpapasalamat, kami ay humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aming nagawa. Sa isip, sa salita o sa gawa. At ngayong araw na ito, ang dalangin po namin, Ikaw o Diyos ay aming pumagod, Ikaw o Diyos ay aming mapapulihan, at Ikaw, Panginoon, ang tayong aming masamba sa aming pong online Sunday service. At bagamat ito'y online lamang, muli ang dalangin namin ang banal ng Espiritu ang mausap sa bawat isa. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat isang nakikinig at nanonood ng Sunday service na ito, Ikaw, O Diyos, ang aming patuloy na mapupulihan. At Ikaw din, aming Ama, ang patuloy namin pong maitaas. At sa lahat na aming pong mga gagawin, ang banal mong Espiritu ang siyang mausap sa bawat isa. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa inyo ang lahat ng pasasalamat na aming dakilang Diyos. Amen and amen. Halika na, tayong magpuri at magpasalamat. At hayaan mo, huwag tayong limitahan ng ating pong online Sunday service. Huwag tayong limitahan na pumalakpak. Huwag tayong limitahan na sumabay sa kantahan. Kundi hayaan natin na ito ay isang Sunday service na ang ating aawitin, ang ating pagpalakpak, ang ating pag-indang ay isang papuri at pasasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Tayo na't magpuri.
Bibiguin, ikaw lang
kita, ibig ko. Hindi pa napakasayang magpuri, hindi pa napakasaya magpasalamat. Lalo na kung ito'y sumabay sa ating tugtugan. Nawa? Sa ating pong pagpupuri at pagpapasalamat, isa lang ang tanging nating dalangin. Ang Panginoon ay malugod sa ating mga ginawa o ating mga pagpupuri. At ngayong oras na ito, tayo po'y darako sa ating pong Word of God, na pangungunahan ng walang iba ng ating Bishop, Bishop Warren Valdez. Sa ating pong pakikinig na salita ng Panginoon, hayaan po natin na ihanda natin ang ating mga ballpen, notebook, Bible, or di kaya naman yung mga Bible app natin or yung cellphone na ginagawa na din natin ngayon, notebook, para gamitin ito sa pag-jot ng notes ng mga importanteng mensahe. At tara, mag-aral na tayo ng salita ng Panginoon. Praise the Lord! Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat at patuloy po na tayo po ay narito na naman upang magbulay-bulay o mag-aral ng mga salita ng Diyos na siyang magbibigay po sa atin ng katatagan, kalakasan sa buhay na ito. Purihin po ang ating Panginoon. Ang dalangin ko po ay nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan, malusog na pangangatawan, at patuloy ng pag-iingat ng Diyos ay sumainyong lahat na patuloy na nakikinig sa programa po ng Lord Jesus Christ Church. Purihin po ang ating Panginoon. At patuloy nung mga nakaraang linggo ay tinalakay po natin ang purpose of divine healing at paano po gumagawa ng ang Diyos ng himala. At ang sabi nga nila, hindi na nung Old Testament lang daw gumagawa na ang Diyos ng himala. So balit maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos po ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman, do sa Hebrews 13 verse 8. At napakarami pong mga talata sa Biblia at mga karanasan na nung patuloy na sila'y nanalangin, lumapit sa Panginoon, ay nakatanggap ng mga himala ng ating Diyos. At alam ko po na sa oras na ito ay patuloy na may gagawin ng Diyos ng mga himala sa buhay ng bawat isa sa atin, anuman ang inyong kalagayan, anuman ang inyong mga sitwasyon sa buhay na ito. Magtiwala lamang po tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay patuloy na kumikilos at mayroong napakagandang plano sa buhay ng bawat isa po sa atin. So bago po tayo magpatuloy doon sa mga aralin na tinatapik po natin, yung purpose of divine healing, ay manalangin po muna tayo at humingi tayo ng patnubay sa ating Diyos na patuloy na siya yung kumilos at samahan niya tayo sa hapong ito. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Diyos ng mga himala, Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailan paman. Dumudulog po kami sa iyo, linisin mo ang bawat isa sa amin, patawarin mo,
upang sa aming mga panalangin ay walang maging hadlang at patuloy na matugunan mo ang lahat ng aming mga pangailangan at maging ang aming mga sakit at karamdaman. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga pangako na tapat kasi yung mga salita at hindi ka nagbabago at tumutupad sa lahat ng iyong mga pinangako sa iyong mga salita. Pagpalain mong bawat isa sa amin at patuloy na maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa natatanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Diyos at ngayon pong oras na ito ay patuloy po tayong magpatuloy sa ating mga aralin patungkol po sa dahilan kung bakit po nagpapagaling ang Panginoon. Noong mga nakaraan po ay binigay po natin yung tatlong bagay at nais ko lamang po uling balikan. At bago po tayo pumunta ro sa pang-apat na dahilan kung bakit ang Diyos ay patuloy na gumagawa pa rin ng himala maging sa ating kapanahunan. Kung kayo po ay mayroong problema, may sakit at karamdaman, magtiwala po kayo sa Diyos at patuloy na kayong makinig sapagkat ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay makukuha sa pakikinig at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Una po na dahilan kung bakit po nagpapagaling ang Panginoon dahil siya po ay punong-puno ng habag, full of compassion. Yan po ay tinalakay po natin ng mga nakaraan. Pangalawa, Jesus healed because healing belongs to His children. Ang mga pagpapala po ay para sa kanyang mga anak. Subalit, tinalakay din po natin na hindi lamang sa mga anak. Sabi nga doon sa sa Mark chapter 7 verse 27, maging yung pagkain ng amo na nahuhulog sa kanyang hapagkainan ay pwede ring makatanggap ng biyaya. Yung pong pumupulot noon at ang sabi po ng Biblia ay sabi ng among yon ay tama, Panginoon, na kahit yung mga nahuhulog na mumu ay may karapatan din kami. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagtatangi na kahit sino ka man, ano man ang iyong kalagayan, magtiwala ka sa Diyos sapagkat siyang gumagawa ng mga himala. At yung pangatlo, gumagawa siya ng himala hindi para mag-glorify tayo o sino man, kundi para mag-glorify ang kanyang amang sumasalangit. Purihin po ang ating Diyos na buhay. At yung pang-apat, Jesus healed to fulfill God's promises. Nandun na po tayo sa pang-apat na sinabi ko po nga kanina ay Jesus healed to fulfill God's promises. So, nagpapagaling po ang Panginoon upang tuparin ang kanyang mga pangako sa kanyang mga salita. Napakarami pong mga talata sa Biblia na talaga pong makikita natin na ang Diyos ay nagpapagaling. So, napakarami din po mga tao ngayon ay talagang nagdarana sa mga sakit at karamdaman, iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Yung iba po ay wala ng pag-asa, yung iba cancer, iba naman COVID-19 ay talagang nandun sa mga ospital. Subalit, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Isa lamang po masasabi ko, buhay ang Diyos at patuloy na punong-puno ng kahabagan at pagmamahal sa bawat isa sa atin at hindi po siya nagkailanman nagkukulang at patuloy na gumagawa ng mga himala. Diyos ng mga himala sapagkat buhay ang ating pong Panginoon. Pagtiwalaan po natin siya kung sa mundong ito at sinabi ng mga doktor, mga tao na talagang wala na tayong pag-asa, subalit sa Diyos ay meron pong pag-asa na matatamo ang bawat isa po sa atin. Doon po sa Matthew chapter 8 verse 16 to 17, they brought unto him many that were possessed with the devils, and he cast out the spirits with his word and healed all were sick, no? Sabi po ng Biblia, pinagaling, no, ang lahat ng mga may sakit at karamdaman, lahat ng mga may sakit at karamdaman. So makikita po natin ang salita po ng Diyos ay nagpapalayas ng mga demonyo. Wala pong kapangyarihan ng demonyo sa mundong ito na wala siyang magagawa sa kapangyarihan ng pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. So lahat po ng mga lumapit sa Panginoon ng mga panahon, anuman ang kanilang kalagayan, paralitiko, bulag at iba't ibang klase ng karamdaman sa nung panahong yon ay tumanggap
ng kagalingan. So maging ngayong oras na ito, ano man ang iyong karamdaman, ikaw ba ay merong cancer o breast cancer o ano man yan, o colon cancer, ay walang imposible sa Panginoon. So kaya po siya nagpapagaling para matupad at makita, matupad ang mga pangako niya, ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, at makita ng tao at maranasan ng tao, sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal sa sangkatauhan. Sabi nga ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, o gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa makasalanang mundong ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya'y sasampalataya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kung iniisip mo na wala na nagmamahal sa iyo at ikaw ay nire-reject, tinatanggihan ng iyong pamilya, ng iyong magulang, ng iyong kaibigan, o ng magiging iyong minamahal sa buhay na ito, ay sa Panginoon po. Napakabuti niya at kailanman ay hindi niya po tayo tatanggihan. At kung tayo ay lalapit sa kanya ng buong pagpapakumbaba at isusuko natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. So ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. At kaya nga po niya sinugo ang kanyang mga salita, ibinigay ang kanyang mga salita upang ito ay matupad ayon sa sinasabi po ng propesya ng Biblia, ay talaga pong mangyari po ang lahat ng bagay na inanais po ng ating Panginoon sa sangkatauhan. So pinagaling po ang lahat ng mga may sakit at karamdaman at inaalian ng demonyo. Ang sabi ng Biblia, no? And saying himself took our infirmities and bore our sicknesses. So talaga pong yung ating mga karamdaman ay inako niya, at ang lahat ng mga sakit at karamdaman, ang sabi po ng Biblia, ay pinagaling ng Panginoon. Binata niya doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo na mga may sakit at karamdaman ay tumanggap ng kagalingan. So, kailangan po magkaroon ng katuparan ng mga salita ng Diyos. Hindi po nababasa lamang yan. Kailangan po natin sampalatayanan upang patuloy na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga salita. So, napakaliwanag po ng mga salita ng Diyos. Praise God. At doon po, nandun na po tayo sa number 5, na Jesus heals also to confirm His own word. So, talaga pong para makonfirm, mapatunayan yung mga salita ng Diyos, kaya po gumagawa ng kagalingan. At ang sabi nga rito, healing was promised by the Father. Ito pong pagpapagaling ay pangako ng kanyang Ama na sumasalangit. At ayon po yan doon sa John chapter 10, verse 37 and verse 38. Sabi po dito, kung hindi ko ginawa ang mga pinapagawa sa akin, sa aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit, kung ginawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyo na nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. So makikita natin dito na talaga pong yung pong mga ginagawa ng Panginoon na pagpapagaling dun sa mga may sakit at mga karamdaman, ay ito po ay pangako ng Kanyang Ama na sumasalangit. At ang sabi nga po ng Bible, maliwanag po sa pasasikat ng araw na gumagawa ang Panginoon ng mga himala at ipinapakita niya ito sa mga tao, at talagang para makonfirm yung mga salita ng Diyos ay totoo, buhay, at may kapangyarihang gumawa ng mga himala. At kung mananampalataya po tayo at magtitiwala po tayo sa mga salita ng Diyos, nakatitiyak po ako na meron pong katugunan, meron pong kagalingan. So anuman ang iyong sitwasyon ngayong hapong ito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka sa mga pangako ng Diyos, panghawakan mo
ang mga salita ng Diyos na binabasa po natin dito at itinuturo, at ito ay panghawakan mo, at huwag kang mag-alinlangan, magtiwala ka, at nakatitiyak po ako na kapag nagtiwala ka sa Panginoon at ibinigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, nakatitiyak pong mayroong katugunan, may kagalingan sa ating pong mga sakit at karamdaman. So ano po ang inyong karamdaman? Ano po ang inyong mga problema? Siguro hindi lamang sakit, problema sa pananalapi, problema sa pamilya, no, problema sa negosyo. So magtiwala po tayo sa Panginoon at huwag tayong mawawala ng pag-asa, sapagkat hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi po niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan sa mga taong nagtitiwala at nagbigay ng kanilang buhay sa ating pong Panginoon. So, yan po ay pagkukumpirma, kinukonfirm ng yung mga nangyayari pong healing sa buhay ng tao, pagpapagaling ng Panginoon, confirmation po yan ng mga salita ng Diyos at pangako ng kanyang Ama na tayo po ay pagagalingin sa ating mga sakit at karamdaman. So, purihin po ang ating Panginoon. At pumunta po tayo sa number 6 na po tayo. Jesus healed to show you the power of His blood. No, alam niyo po, may kapangyarihan po ang dugo ni Jesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang kapatawaran sa ating mga kasalanan, kundi paglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan, kundi maging ang kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Doon sa Isaiah 53 verse 4 and 5, no, ito po ay maliwanag na sinasabi, He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Sa kanyang mga latay, tayo po ay mga nagsigaling. So the blood of Jesus Christ was shed to forgive sin and to provide way for your healing. So maliwanag po ang sinasabi ng Biblia, hindi lamang po kaligtasan ang ginawa ng Panginoon doon sa krus, kapatawaran sa iyong mga kasalanan, maging yung pong nagbigay ng daan upang dumaloy ang kagalingan sa ating mga buhay. Kung tayo po ay sugatan sa ating mga kalooban, mabigat po ang ating mga dinadalang pasanin sa buhay na ito, at talaga pong halos hindi na tayo makaahon sa bigat. So mga kapatid, no, kapatawaran sa kasalanan ng ginawa ng Panginoon, paglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan, at daan upang tayo po ay pagalingin sa ating mga sakit at karamdaman. Praise God! Purihin po ang ating Panginoon. Doon sa number 7, dito po tayo matatapos. No? Number 7, every time the Lord heals, the devil's defeat at the cross is exposed once again. So alam niyo po, kapag gumagawa talaga ang Diyos ng himala, no, dito po na-expose ang mga gawa ng kadiliman, ang mga gawa ng diablo. So kaya po napakahalaga itong healing, no, talagang na maranasan at patuloy na magmanifest sa buhay ng mga tao. So 1 John chapter 3 verse 8, sabi po dito, the Lord tells us, for this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. So upang wasakin, sirain ang mga gawa ng kadiliman, at kasama po dyan ang mga sakit at karamdaman na patuloy na winawasak at sinisira. Hindi lamang yan, maging yung ating mga problemang pinansyal, maging yung ating mga problema sa pamilya. So,
kasama pong lahat na ginawa ng ating Panginoon na mahalagang ma-expose ang lahat ng mga gawa ng kadiliman upang patuloy na makita na ng natin na talagang ang Diyos ay mabuti at gumagawa ng mga himala sa buhay ng bawat isa po sa atin. So makikita po natin yan, napakaliwanag po sa buhay ng mga tao. Purihin po ang ating Panginoon. Doon sa Acts chapter 10, no, verse 37 and 38, no, makikita po natin, the house of Cornelius, Peter said, "You know how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with His power, and He went about doing good and healing all were oppressed of the devil, and God was with him." So sa pamamagitan po ni Pedro at napakarami pong mga may sakit na makikita po natin na talagang sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay nakatanggap ng kagalingan yung mga oppressed, yung mga inaalihan ng masamang espiritu ay patuloy na nakatanggap ng kalayaan na nagmumula po sa ating pong Panginoon. So kaya po napakahalaga po ng pagpapagaling ng ating pong Panginoon. So subalit mahalaga po ang kagalingan, subalit napakahalaga din po na ang buhay natin ay sinurrender natin sa Panginoon at nagkaroon tayo ng paghingi ng kapatawaran sa Panginoon at natanggap natin ang himala ng kaligtasan sapagkat yan po ay napakahalaga. At saka pag natanggap na natin yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, so kasunod po niyan yung mga ano man yung hinihiling natin sa Panginoon, kagalingan o problemang pinansyal o problema sa pamilya, ang Diyos po ay patuloy na tutulong sa bawat isa sa atin upang patuloy nating malampasan ang lahat ng mga problemang yan sa ating mga buhay. So magtiwala po tayo sa Panginoon at ngayon pong oras na ito, ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong mga sitwasyon, ano man ang inyong mga hinihingi sa Panginoon. So bago po tayo manalangin, siguraduhin po natin ang buhay natin ay naisuko na natin sa Panginoon. At kung hindi pa, ito po yung oras at pagkakataon na tayo po ilalapit sa Panginoon, hihingi ng kapatawaran. At pagkatapos po natin humingi ng kapatawaran, tayo po ay mananalangin at magtiwala po tayo sa Diyos na ang Diyos ay patuloy na gagawa ng mga himala ngayong oras na ito sa ating mga buhay. So lumapit po tayo sa Panginoon at sa oras na ito, surrender natin ang ating buhay sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating mga buhay. Sabihin mo panalangin ito, Panginoong Jesus, ay malapit sa iyo, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Libisin mo ako ng banal na dugo at ako po'y nagsisisi at ngayon po, O Diyos, ay nagpapakumbaba sa iyo. Nananampalataya na ikaw ang Diyos ng nagbibigay ng kapatawaran at naglilinis sa lahat ng aking mga kasalanan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po mananalangin sa inyo naman ang inyong mga sitwasyon, kalagayan, manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, nananampalataya na meron kang ikaw ang Diyos ng mga himala, abutin mo ang kanilang mga kalagayan ngayong oras na ito, ano man ang karamdaman, cancer, breast cancer, colon cancer, o high blood, o anumang klase ng sakit at karamdaman, Lord, ipuin mo sila ng iyong kapangyarihan at dinideklara namin sa mga latay mo, Jesus, sila po ay pinagaling mo na at tugunin mo lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, at patuloy na nananampalataya po kami na ikaw ay gumawa na ng himala at patuloy na pinagaling ang lahat ng mga may sakit at karamdaman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless you po at pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay.
We have learned that God is a merciful God and God is a God who heals. Napatunayan na po ito ng Panginoon noon pa man, whether it's Old Testament or New Testament. At alam ko sa buhay ng bawat isa sa atin, matagal na rin ito at patuloy itong pinapatunayan ng ating Panginoon. Kaya naman, huwag na huwag po natin kalimutan na ang Diyos na ating sinasamba, pinupuri at pinasasalamatan ay ang Diyos na nagpapagaling. At muli sa ating pong mga announcement, nais po namin sabihin na bagamat tayo ay nasa GCQ at ang Antipolo naman ay nasa MGCQ, tayo pa rin po ay mananatili muna sa ating pong online Sunday service. Sa ating pong mga further announcement, tungkol dito, huwag po kayong mag-alala at dahil iyahayag po dito lamang sa ating pong online Sunday service. Muli, ang aming pong panalangin ay ang bawat isa'y maging malakas, malusog at masustansya ang mga kinakain syempre. At higit sa lahat, tayo po'y patuloy na magpanalanginan. Ano man po mga prayer request ang meron kayo, huwag po kayong mahiya na i-PM ito sa amin sa pamamagitan ng ating FB page. Or di kaya naman sa pamamagitan ng inyong mga chat group, yung ating pong LJCC family chat group, or i-PM po ninyo ang ating mga cell group leader o ang ating pastor. Huwag po kayong mahihiya dahil at tunay nga na lagi natin sinasabi, ang panalangin ng bawat isa ay mahalaga, lalo na sa panahon ngayon. At higit sa lahat, ang dalangin po natin ay patuloy ang paglago nating espiritual, hindi lamang dahil kailangan natin ng Diyos, kundi dahil mahal natin ng Panginoon. Ganon din, ang dalangin po natin ay ang pag-iingat ng ating Panginoon sa bawat isa. At baunin niyo po ang laging panalangin sa ating pong paglabas sa ating mga bahay-bahay. At hindi lang yon, syempre patuloy natin pinapaalala na stay safe and safe at home. Sa mga hindi maaaring lumabas, huwag na po tayong maglumabas pa. At sa mga kailangan lumabas, patuloy na iba yung pag-iingat ang baunin ng bawat isa. At sa lahat, tunay nga marami tayong dapat ipagpasalamat. Isa na rito ay patuloy na buhay ang bawat isa sa ating lahat, malakas, may panglasa, at syempre malusog na pangangatawan. Hayaan po natin na spread ang positivity in terms of thoughts and mind at i-wash out ang negativity. Patuloy na ipaalala po natin sa pamamagitan ng ating mga sarili at lalong-lalo nang huwag po natin kalimutan na magbasa ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Panginoon ay tunay ngang sandigan sa lahat ng oras. Whether it's good or bad times. God bless us all and see you next Sunday.